ang naging membro ng Sangguniang Bayan at gayon din sa mga kawaniin ng kagawaran ng edukasyon sa pamumuno ni Dr. Nemeflor Gumabao, ating tagawasin Pampurok sa distrito ng Rizal, at lahat ng mga kawaniin ng LGU. Ayang araw po sa ating lahat. Hindi po pagbati ko po sa lahat ng mga haligi ng tahanan, malikayang araw po ng mga ama. Sumagot ito ay ating iniriwang 161 na kaarawan ng ating pambansang bayani na si Dr. José Rizal, pero hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin siya at pinaparangalan sa bansang ito galing ng mga patitipong ganito. Taon-taon ginagawa ito, pero ang tanong, bakit nga ba hero si Rizal? Bago natin sumunod ay magbigay muna tayo ng ilang facts sa buhay ng dakilang si Pepe. Ipinanganak noong 19 Hunyo 1891 sa kanyang magulang na sina Francisco Mercado at Teodoro Alonso sa Calamba na tinatawag noong La Provincia de la Laguna o ang kasalukuyang Dalawigan ng Laguna. Ang ama na si Francisco ay isang mayamang may-ari ng malawak na lupain at taniman ng tubo at may tubong Inchik at Pilipino. Noong panahon ng mga Kastila ay unang binibigyan ng apelido ang mga tao batay sa kanilang hanap buhay at pagkakilanlan. Nagbago ito nang ipatupad ni Gobernador General Narciso Claveria Isandua ang pagkakaroon ng apelido gamit ang katalogo alfabetiko ng apelidos. Si Francisco Mercado noon ay nagtatrabaho sa pamilihan kung kaya't nakuha niya ang apelidong Mercado na literal na kahulugan ay pamilihan. Nagbago lang ito nang pinalitan ang apelidong Mercado na Rizal mula sa salitang Latin na Rizal na literal na kahulugan ay lutiang pastulan. Sa murang edad ni Rizal ay siya'y natuto mula sa kanyang ina na may pagpapahalaga sa edukasyon. Dahil si Doña Chodora ay isang inanay na walang-walang ibang magandang kayamanan kundi ang edukasyon. Itong edukasyon na ito ang naging dahilan upang siya ay mag-opera sa kanyang ina na sa bata na magkaroon ito ng degree sa ophthalmolohiya. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa medisina sa Paris at Heidelberg. Habang nag-aaral ay nagimbag siya ng mga libro. Nabagaman kulang sa pondo, ay natuloy ito dahil sa mga tulong na ibinigay sa kanya ng mga taong kagaya nina Maximo Viola at Valentin Ventura. Ang tanong, ilang libro ang nilikhala ni Rizal? Meron po ba mga kasagot? Ilan po? Pwede po kayong mag-sign kung ilan. Ilan po ba ang libro na nilikhala ni Rizal? Ayan. Narinig ko po, nalimitang si Red Elpilibus sa Rizmono, pero dalawa lamang po yan sa nailimbag ni Rizal. Ang nailimbag po ni Rizal ay 3 libro. Ano po? Hindi po yung ano, pangatlo po kasi hindi po nailimbag yung ano, no? Pero 3 po talaga yung libro. Daliwas po sa ilang kaalaman, 3 libro po ang nailimbag ni Rizal at 2 nito ay ang nobela. 1886 na letala niya, ang una niya nobela sa wikang Espanyol, ang No Limitangere. Ang nobela ay tumutukoy sa mga kasamaan ng mga pamumuno noong mga prayle na nikumpara sa isang nobela sa Amerika na Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe na tumatalakay naman sa karumal-lumal na diskriminasyon at pangaalipin sa black people noong panahon yon. Itong nobela ito ay inaalin niya siyempre sa inang bayan upang gumuti na tinatawag niyang cancer ng lipunan. 1890, nilathala naman ang anotasyon niya sa libro ni Dr. Antonio Morgan na Sucesos de las Islas Filipinas. Ito po yung tinatawag ng ikalawang libro na nailimbag. Dito sa libro ito ay kanya pinagulaanan ang sinabi ni Morgan na nagkaroon lamang ng kasaysayan ng Pilipino na dumating ng mga Kastila. Sa mga anotasyon ni Rizal, ipinakita niya na ang mga ninuno natin ay may mahaba ng kasaysayan bago pa dumating ang mga Kastila. Sumunod na taon naman ay nilimbag noong 1891 ng El Filibus Turismo, isang sequel ng kanyang naunang nobela na Noli. Ito ay naalin niya sa paring martir na si Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o tinatawag nating Majoa. Hindi, joke lang po. Gumpuso po yun, ano? Gumpuso po, hindi po Majoa.
Ito ang impulso upang mag-iisa sa mga namumunang boses ng reforma sa Pilipinas. Nakikita natin na si Rizal na nakita niya ang pang-abuso at sa tinatawag niyang kanser ng lipunan ay patuloy na naging leader siya ng ilusang propaganda. Kaya siya'y naglathala at naging contributor sa pahayagang tinatawag na laso de caridad na nilimbag sa Barcelona. Dito ay pinahayag niya sa pahayagan ng ideya na mapasama ang Pilipinas bilang probinsya ng Espanya at magkaroon ng representasyon sa Spanish Cortes o ang Parliament sa Espanya. Ang pagkapalit sa mga pahayagan ng mga Pilipinong pari, freedom of assembly and expression, at pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Espanyo sa mata ng batas. Pinayuhan noon si Rizal na kanyang mga magulang at kaibigan na huwag nang bumalik sa Pilipinas doong 1892 dahil mainit na siya sa mga Espanyol. Itinatag niya ang Laliga sa Pilipina dahil doon ipinatapon si Rizal mula Maynila patungo sa Dapitan sa Zamboanga. Nanatili si Rizal sa Dapitan ang apat na taon habang nagsisigawa ng sintipikong pananaliksik kung kaya't natuklasan niya ang ilang species ng butiki gaya ng Draco Rizali at ilang species ng orchid. Nagkatagdan siya ng ospital at paaralan. Ang pangalan niya na lipunan sa Pilipinas ay dito niya itinatag sa Dapitan. August 1896, nang ang katipunan, isinunglihin na organisasyon ay naglugsad ng revolusyon laban sa Espanya. Wala kinalaman nito si Rizal. Bagaman hiniling noon ni Bonifacio na pumunuan ni Rizal ng revolusyon, ay hindi naman niya ito ginawa dahil lang hindi pa handa ang Pilipino noon sa armadong panghibaka. Ngunit naging inspirasyon si Rizal ng mga katipunero na nagpatuloy ng laban para sa kalayaan. Kahit na walang kinalaman at inaresto at nilingin si Rizal sa kasong sedisyon ng militar ng Espanyol. Napatunayan ng korte na guilty si Rizal at natulan ng kamatayan sa pamagitan ng firing squad sa Bagong Bayan. Ang kanyang kabalihan ay lalo na pintig sa mga Pilipino na wala kahit anong alternatibo kundi ang kalayaan mula sa mananakop. Sa araw, bago ipataw ang hatol na kamatayan sa kanya, ay naisulat pa niya ang isa sa masasabi natin masterpiece ng panitikang Pilipino. Ito ang May Buting Modius. Sa buhay ni Rizal, masasabi natin ang buhay niya ay naging inspirasyon sa lahat. Ngayon natin sabutin ang tanong, bakit hero si Rizal? Dahil ba ang matalino siya? O dahil ba marami siyang alam na wika? O dahil ba marami siyang cheeks? Ang lahat na ito ay pawang mababaw lamang na dahilan. Dapat natin alamin kung bakit siya dapat hangaan. Si Rizal ay isang taong nangarap na magkaroon ng pantay-pantay na karapatan ang mga mamamayan. Sa kolektibong perspektibo, ang nagawa ni Rizal ay pinasunod na henerasyon. Matatag. Ito ang isa sa mga virtues na meron tayong bilang Pilipino at ehemplo natin si Rizal dito. Ehemplo natin siya ng lakas at katatagan. Mula sa pag-uusig ng naranasan ni Rizal, nanatili si Rizal ng maratang bilehiyo at pinangarap din niya na lahat ay malayang makapagpahayag ng kanilang saloobin na hindi nangyayari noong panahon niya. Pinangarap niya ang isang bansa kung saan walang alipin at inaalipin. Pangarap niya ng lahat ng tao sa Pilipinas, katutuman, Tagalog o may dugong banyagang pinanganak sa Pilipinas ay tawagin Pilipino, walang Indio, walang Inchik. Ang kasalukuyang panahon ang pinapangarap ni Rizal at ng iba pa natin mga bayani. Sa panahon kasalukuyan, maraming pagsubok ang kinakaharap natin mga Pilipino bilang isang nasyon. Tayo mga Pilipino, naranasan rin natin ng ilan sa mga matitinding krisis ng lipunan at pang-ekonomiya, gayon din ang ilang kalamidad. Ngunit hindi mawawala ang ibig sa ating mga labi at pag-ibig sa ating mga puso. Nakahanap agad tayo ng paraang makaahon, makabalik sa ating mga nakagawian at gayon din tumulong sa kapwa gaya ng pinamahal sa Rizal na ipatapon sa Dapitan. Sa pagkakatapon ni Rizal sa Dapitan, doon natin nakikita na sa kabila ng kalagayang politikal niya, hindi niya pinagdamot ang mga natutunan at mga kaalaman at kasanayan sa bayan.
Dito niya ginawa ang mga plano niya sa bansang Pilipinas sa maliit na bayan ng kapitan. Nilinang at naglingkod sa mga mamamayan kahit na sila sa kagamitan. Tinuruan ang mga kabataan na magbasa at magsulat. Ginamot ang mga may sakit at pinaunlad ang estado ng pamumuhay ng mga taga-tapitan sa pamamagitan ng pagtuturo ng ilang kaalaman sa agrikultura at iba pang kabuhayan. Nakaranas din ang lungkot sa Rizal. Ngunit, humugot sa kanyang lakas, kanyang pamilya sa pamamagitan ng sulat sa kanyang pamilyang nasa Luzon at sa kanyang kabiyak na si Josephine Bracken. Gayundin, humugot siya ng lakas sa kanyang pananampalataya at sa pag-ibig sa bansang Pilipinas. Sa bawat pagsubok, meron tayong makikitang liwanag ng pag-asa at itong nais ni Rizal. Patuloy na maging pag-asa ng ating bayan. Wika nga ni Katrina Gray, situation with a silver lining. Ngayong karawan ni Pepe, nawa, maging ehemplo tayo ng lakas at katatagan sa anumang pagsubok. Sa makabagong hamon ng kasalukuyang panahon, hindi lang pandemya ang ating kakaharapin. Marami pang problema sa lipunan ang hindi pa natin naaampat gaya ng kahirapan, kagutuman, mababang kalidad sa healthcare system, mababang kalidad sa edukasyon, gender violence, kakulangan sa malinis sa tubig at sanitasyon, kakulangan ng affordable at malinis sa pinagkukunan ng enerhiya, kakulangan ng sitting trabaho, mabagal na paglagong ng ekonomiya, pagkasira ng kalikasan, kawalan at mabago ng takbo ng hustisya at ang pinapangarap nating kapayapaan sa buong Pilipinas. Lahat ng yan ay ating magagapi kung patuloy tayo maglilingkod ng buong sikasig sa ating bansa. Tayo lahat na tinutukoy ni Rizal na pag-asa ng bayan at nawa sa pagkakataong ito, patuloy natin sa buhay na tayo mga Pilipino, hindi lamang ng mga kabataan, kundi tayong lahat na mga mamayang Pilipino ang pag-asa ng bayan. Muli po, maligayang karawan gating sa Rizal, makasaysayang araw po sa ating lahat at sa bayan ng Rizal. Maraming salamat po kay Lemuel Untivero sa isang makabuluhang paglalakad ng buhay ni Rizal. At ngayon, dadako na po tayo sa mahalagang bahagi ng ating palatuntunan sa umagang ito, ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. José Rizal. Amin pong tatawagin ang bawat awanin na bumubuo sa bayan ng Rizal. At pagkatapos po mag-aalay ng mga bulaklak ay magkakaroon po din tayo ng photo op. Andito po ang Sir Yuri and Sir Nathan para umalalim sa atin sa pagkakasunod-sunod ng mga kawani ng ating tatawagin. Alright? So ngayon po, sisimulan na po natin ang pag-aalay ng bulaklak. Nayon po ang Sir Nathan para doon po tayo pipila papunta sa ating bantayo. Ano po? So sisimulan po natin ang pag-aalay ng bulaklak mula sa elected officials sa pangunguna ng ating Mayor, Mayor Vener Muñoz at Vice Mayor Antonino Aurelio. Pumunta na po tayo.